parang medyo ganun yata gumalaw si Kuya Baymax pag nag-Natalia. Ewan ko lang. Season 1 champions going up against the X3 champs. Is this the final game? Or will Season 3 champs bring it back? That's the Game 3 action. The Enchantel. Salamat, Wolf, ang ating Tab Global Broadcaster. Of course, eto na sinasabi natin, an early aggressive nes ang pinapakita ng Season 1 champs. And nakikipagkakalkulahan dito or minasukatan dito si Yeles. Ayun o, magkanapaw. Nakapaw lang mga kaibigan. Napadaan lang, tas nakakuha pa ng kailangan kuhanin. And actually dito, kung mapansin natin, yung nag-i-invade pa is si Sandy Champs. Usually, pagka meron kang Grok at saka Kimi sa lineup mo, kasi nag-i-invade. Pero anyways, baka kaibigan mo dito execute, naka-secure agad. Si parang YellyHaze dati hindi na Season 1 Champs. Ay, ito pala, Beshi. Ang mapapansin natin for the lineup of Season 1 Champs, nakasanayin kasi natin talaga si YellyHaze na more on the hard tank. Ngayon, si Ribo naman yung naka-tank for Season 1. So, nakita natin yung palitan nila ng roles. Doon din sila nakilala yung palitan nila ng roles. Kasi, kanina si Ribo naman yung naka-core. Ngayon, tank naman siya. Alam mo, ano eh, tawag dito, Chantel, nasabi ni Wolf kasi, noon kasi pala talaga is wala pang role talaga. Kunyari, wala pa si offlane or wala pa si mid hero. Kung sino lang yung may pinakamagaling gumamit. Yung noon, nung Season 1. So I think lumabas na naman to. Sabi, oh, ito mas magaling naman si Ribo mag-rank. Ikaw na muna mag-rank, Ribo. I think ganun lumalabas ang galawan ngayon ng Season 1 champs against Season 3. Yun yung sinasabi natin kanina na magiging gulangan yung laro natin ngayon. Ayun. Pero kita natin, off-cam kill, that is Pain. On that cushion, na killing this Jay or export ng Season 3 champs. At si YellyHaze, grabe talaga yung vision na binibigay. Kaso yung nga lang nahuli, naanohan pa na nag-rock. Pero kita natin dito makakatakas pa rin against this Season 3 champs. At habang nangyari yun, top lane side, si Coco naman ang lumalamang against Jeff Cutie Forever. Oh, Purify. Makaibigan sa Assault Force. At ayun na lang, execute ni parang YellyHaze dito on this Natalia. 3-0 agad ating score. Every cooldown, nagagamit talaga ni YellyHaze yung execute niya. Ang likot ni YellyHaze dito, parang batang kakatuto lang maglakad. Kung saan napupunta. And maganda dito, every punta niya, nakakuha siya ng kills. Score 3-0 in favor of Season 1. Bumabelo ng isang malakas ang Season 1 going against Season 3. Ito na naman si YellyHaze, ha. Kumakalkula naman dito. Nangaaning lang siya, no? Nagpapataranta lang siya nung exclamation mode niya. At nakita siya dito na pulado. Lasty will fall sa kamay mismo ni YellyHaze again. And 6 seconds para sa kanyang execute. Later on, makakita na naman ata tayo ng execute mode dito. Babawas-bawasan, bigla na lang susulpot etong si YellyHaze. Grabe si YellyHaze dito, guys. Parang as long as naka-cooldown yung execute niya, automatic nag-go in siya para kumuha ng kill dito against Season 3 champs. But anyways, gaya na nakikita natin, we have the turtle here for the both teams. Mas mabilis makakakuha pala dito ng mga objective kasi meron DPS si Season 1 champs against Season 3. Pero nakikita natin ngayon, in terms of gold lead, ang laki ng kalamangan ng Season 1 champs ngayon sa ating laro. And turtle, sinisimula ng Season 3. We have here, medyo malayo ang Season 1 to contest this one. Nandun yung Rireno Sicile, pero turtle has been secured here by Season 3 champs. Buwe-buwelo na dito. Ulit ng Season 3, trying to defend naman ang Season 1 dito onto the mid side. Ayun, Rocket, hindi pa ganun kagandang damage siya, Mau. Ang iniabang ako dito yung mga execute, dito yung mga freestyle moments dito ni Pain using the cushion eh. Yun yung mga yung mga gusto ko makakita. Oo, yung mga talagang kumukombo-kombo tas si instant kill. Although, Beshi, magiging problema pala dito ng Season 1 champs later pag kumunat na lahat. Kasi more on instant kill yung gustong kuhanin or gawin dito ng Season 1 champs kasi meron silang Natalia and Fusion. And speaking of, yun yung combo na kaya nilang ibigay with that damage dito para sa kanilang lineup. At makaready lang din naman ang Season 3 for the backup kasi sa may bottom lane side, nakita at naramdaman ni paring Rio na nandun pala si paring Tay on Fusion. Pero may sagot with that solo kill and a mega kill actually for YellyHaze on this Natalia. Grabe. 5-1 ang ating bro.
apat doon napunta ka dito kaya kay YellyHaze. And look at that, trying to force push dito. Depensa lang ang pinapakita ni Ribo dito. Walang rotation na naganap or somehow tulong to defend. Last Pulado agad, kapalit naman pala dito is mid turret ang nakuha ng grupo ng Season 1. Open na ang purple buff for invade later on for sure. Oh, dito for Season 1 champ, sobrang taas na ng ano nila dito, ng scaling nila dito para mag-invade kasi... Ano eh, ang lalim na napupuntahan nila at grabe yung information na kanyang ibigay ng Natalia dito for Season 1 chance. Pero kita natin dito si Jeff Cutie Forever siya ang magde-depend ng top lane side habang si YellyHaze naka-ready at nagpapanggap na op, nadikitan mga kaibigan plus J on that last insanity sticker in para sa kanya. Pero yun, napatay na si parang YellyHaze dito pero may sagot lang naman. Made with that kill at kita natin dito talaga na nasaktuhan ng Season 3 champs ang pagkapatay doon sa tatlong players ng Season 1. Ayun, nagtatago lang dito si Ribo ah. Iabangan na dito actually ano yung turtle. Ay, hindi, tutulungan niya na dito si Coco against 3 members ng Season 3 habang may sarili business lang si Tams. Binabawi lang niya na binabawi yung mga kills kanina na dito. Tamang delay lang. And Killwatch doing a great job. Pumupugak Gaming. Oh, Pugak Gaming muna, mga Besi Wap. Pero ang kinagandahan dito for Season 3 champs dahil sa kinagawa na yun ni Killwatch, sobrang lumalawak yung mapa nila. So, Turtle again has been secured here by Season 3 champs. Si Ribo, makakainong dito kung makakatakas pa. Pero nadikitan lang Season 3 habang nandun sa may pagtalikod si Yeling. Nakita na UG with a kill on to that Kimi. And Jekor has been followed. Naku, pinalapit pa nga mga kaibigan. Double kill para kay UG. At eto na ito ang solution. Si Peyton dito na rin for the backup. Killwatch halos wala na buhay at grabe yung damage. Pero sa'yo, may Paul Stormon. Patay si Ribo, pero patay si Killwatch. At eto si Rio na iwan against 4 and a kill para sa dating Aether main. Alam mo, grabe yung ginagawa ni Ace, no? Ano lang, every time, siya yung nagiging ano, checkpoint. Pagkapawala ka na talagang buhay, sinasalo ka na lang niya, tsaka kanya papatayin. Nakadalawa siyang gano'n, no? Aalis siya, then babalik sa ganyang kababang buhay. Ganon-ganon ganon yung micro skills dito ni YellyHaze against Season 3. Ibang level yung pinapakita dito ni YellyHaze. Parang ano ngayon, tsaka ngayon, Beshi, yung laruan ng Season 1 chance, parang ibang-iba yung energy nila. Kumbaga, parang right after ng game nila kahapon, nakapag-usap sila na ayos at kita naman natin ngayon sa performance nila kung gaano kagrabe din yung backup na ginagawa nila. Actually, kanina nung sa teamfight na yon mas lamang si Season 3 champs. Pero dahil ang ganda na pasok ng backup dito ng Season 1 champs, automatic na baliktad nila yung laro. Ang pinakakailangan na lang gawin dito ng Season 1 champs is to take objectives against Season 3. Ayun, nang-aaning na naman si YellyHaze dito. Nakita siya ni Jay dito. And, uy! It's only a trap our nature. Nakuha na. Disengage siya muna for the side of Season 1. Masusunog sa mukha si Ribo last insanity. Kinumit na rin. Eto na. Ayun na, pulis ha. Nasa likod. Ede, umatras bigla si ano ha. Si YellyHaze. Nandun. Nasa may bottom lane pa rin nagde-defend. Oh. Pero middle lane... turret dito nasira na Season 3 champs plus turtle objective. If ever makuha ito ng Season 3, lahat ng turtle objective nakuha nila. Although for Season 1, maganda ginagawa nila ngayon na humihinga muna sila pwedeng sa team fight kasi inaangat muna nila yung minion wave para mapilitan na may umalis for the side of Season 3. Pero ito naman, si YellyHaze baka kaibigan zoning out this BNK ngayon sa ating laro kasi nga lang nandito na ang mga kasama niya. Turtle nakuha na Season 1 pero napatay dito si YellyHaze. Pumasok na dito ang mga tropa natin coming from Season 1 champ and checker dito pero si Coco napakakulat lang din naman naabot na Coco buhay hindi patay sa kamay ni pareng Rio. 11-8 ang ating score in favor of Season 3 in terms of their gold plus yung momentum na pupunta na dito burst coming from the side of Pain and another one wall lock wall charge sa mukha pero pumapalag si Rio. Dang, ano na, nagkakaroon na siya, nagluta tayo. Pumupuki na puputi yung buhay niya. Pumupuki na. Kumakapal na yung shield, kumbaga. Ito yung kailangan naman bantayan ngayon ng Season 1 champs. Kasi yung Esmeralda dito, mamaya, pagdating sa team fight, knowing na naka-fighter setup din dito yung Season 3 champs, may hirapan sila na mag-burst agad ng mga heroes. So,
now. Kailangan ko ng objective. Ayun. Nakita natin dito unstoppable force si YellyHaze. Out para sa kanya. Oh, bumalik. Bumalik, men. Nakita natin. Grabe, in-execute. Eh, pinag-uusapan natin kanina na, eh, no, na kala mo ligtas ka na. Pero meron pa, meron na namang balang nakatira dito si CLA. And matindi dyan is if ever sana makaligtas pala, eh, may execute din pala si Pain. Ooh, okay. So, ganun ka, no? Parang ang lineup dito talaga ng Season 1 champs is more on the burst. Tapos, oh, instant kill, execute. Pag hindi naging effective sa Natalia sa Gushon, automatic yung isa yung magagamit ng execute. But anyways, that is a Blade of Heptasis ngayon for this Natalia. Top farmer for this game is this Kimi, pero hindi malayo yung goal dito na Esmeralda. Tama, tama. 13-18. Still the momentum for the side of Season 1. 7 seconds para sa unang-unang Lord na lalabas. Ito ha, pansinin nyo guys ha, yung mga style pala dito ng mga pro players is usually they don't go for the clash. I mean, Lord agad. Tinatawid muna nila yung mga minions. So if ever matalo kayo, meron kayong time para nakapag-impact kayo na walang mabubush. Kasi kailangan lahat eh. Yun yung ano, mahirap matutunan kasi magandang communication dapat para magawa nyo. And there para you go. Para hindi madiretso. Oo, hindi madiretso. Okay lang matalo as long as nakatawid yung minions mo. Kumbaga sila yung magde-defend para sa inyo, pero habang nangyayari yun, si Lost Team makapatay na dito, mga kaibigan. This is going to be Rio versus YellyHaze na kita. And mukhang another one. At yung sinasabi mo, nakapag-loot na tayo, o, diba? Oh. Punong-puno yung shield ng Esmeralda sa ating laro. 15-9 ang ating score. The damage is already here for Rio ng Season 3 champs. So, ginagawa ng Season 1 naman ngayon is nag-sisira ng Torre dito or nagpapangat ng Minion Wave against Season 3. Although, we have the Lord here. Kaya sinasabi natin, wala talagang DPS dito for the side of Season 3. So, kung gusto na kumuha ng objective. Tanong nga natin kung anong shampoo niyan. Pero eto lang guys, 15-9 ang ating score. Momentum for the side of Team Season 1. Lord is already up for grabs. Nasa defense mode etong Season 3. Tignan natin ha, kung gagawin ulit yung style ngayon na tinatawid muna lahat. Ng, parang ganoon eh. Oh, parang ganoon oh. Oh, 'di ba? Kita natin lagi may nasa top, lagi may nasa bottom lane tapos clear na minion wave. Para if ever nga, aming sinasabi mo, merong magde-defend na minions dito pagka nagkaroon ng problema. All for your Season 1 champs. Ang kailangan nila dito bantayan or as much as possible counter is this Esmeralda. Kasi kita natin yung damage kanina. Lalong-lalo na pag nakikita yung Natalia. Nung game number 2, as long as mapatay yung Natalia, goods na agad para sa Season 1. Pero anyways, kita natin dito na kung pinasok na mga kaibigan ni Paring Coco dito on this game. Habang nangyari yung Lord, buhay pa rin. Pumasok na ulit killing spree para sa ating Kimi ngayon. Sa ating laro. Iluwash! Nare-reset yung ating Lord. Oh, narinig, na-reset. Pero si Pain, papasok lang naman. Takbo dito ang player ng Season 3. That is going to be a kill for Pain yan sa ating laban. Pero si Rio, auto damage. Talagang laban lang din naman. Dito ang ating Team Season 3 champs. May Crohan. Dito, sinusundo na sila dito ni Coco Pulado. Jeff Cutie forever will fall. Rio, sinusustain lang kanyang sarili. Eto na si LA's for the backup trying to burst. Tatlong miyembro bumagsak isa-isa, dalawa down for the side of Team Season 1. Habang chumachani-chani lang dito si Yuji. Ang ganda ng pinakita dito ni YellyHaze plus Yuji. Alam mo, ang galing eh, yung sa kabilang backward moments, Yuji, hindi siya lumalapit talaga. Dahil alam niyo, once na lumapit siya, medyo yatap siya. Kaya ano, yatarp. Esmeralda. No, yatarp talaga. Kita natin to yung kamarin yung positioning doon ni parang Yuji. Oh. Sobrang hirap talawin rin. Lalo-lalo na may nagsusunod out ng players dito. Come from Season 1. So yung Season 3 champs natin, hindi nila mapuntahan yung DPS ng Kimi. So nice play there. Come from Season 1 champs. Nakita natin damage kanina ni Rio pero na-counter out pa din nila sa ating laro. Anyways, 21-12 ang ating score ngayon sa ating laro. Plus a Lord again dito sa ating laban. Although wala pa nga nagtatry kumuha niyan. At kita natin kanina, tinry ituloy, pero na-reset pa din talaga. Ajan, Chantel, on point lahat ng ine-explain mo. Pero eto na, 21-12, balik na yung mga, ano nila, yung mga puntos nila dito. 4K golded in favor of Season 1. Wala pa rin kumukuha ng Lord. Objective for the side as well ng Season 1.
si Pain, ha. Inaabang ko pa yung mga ano, yung mga burst ni Pain dito, eh. And na, nahuli ata si Coco dito. Disengage na muna. And we are angry being popped by PNK. Ang kunat pala dito ng dalawang players talaga natin coming from these two teams actually ngayon sa ating laro. And for this one, may kita natin necklace of Durant's meron na ang team season 1 champ. So feeling ko for season 3, kailangan magkuha na rin sila kasi hindi din na ma-burst actually yung Uranus dito sa ating laban. So kailangan kontrahin nila dito yung mga pag yung mga makakunat na heroes. But anyway, this is the first Lord para sa ating almost 16-minute na game. Nandito si Aribo for the Vision, si Coco na kinakalaban ng players ng Team Season 3 Champs at napakakunat and a by time actually for this one para ma-secure ang Lord. Ang kunat ni Coco. Coco doing his thing. Alam mo, minsan makikita mo sa Thumbs, ngayon naman si Uranus niya pinapakita dito. Iba. Parang yun yung ano nila eh, no? Play nila since before na talagang magbibigay sa kanila ng space dito is si Coco habang the rest of the gang kumukuha ng Lord. Oo. Oh, at saka ang kunat talaga, Beshi. Isipin mo para maano mo yun. Natapos ko na yung dalawang sentence, hindi pa rin siya namamatay dito para sa akin. Ano? Pero diba? Round ano na yan, round 3 na yan. Siya pa rin buo pa rin yung buhay niya habang yung iba pababa na pababa yung buhay. Siya relax lang. Oh, ikot-ikot lang, literal. Para dito sa Uranus niya ngayon, season 1 champ. Oh, diba? Talaga nagpa-front na siya dito, actually, for this team. At habang nangyayari yun, we have Natalia on the top lane side. Kumagawa na objectives para sa ating team. And Lord dito, nakaangat na. They'll defend last insanity for Jay. Pero not enough yung DPS dito. Ganun sinabi natin, si Rion na dito na pasok, mga kaibigan. And that is going to be a kill para kay Kapitan Kane dito na season 1 champs. Nandun din, hinahatid, mga kaibigan, ang players dito na season 3. Grabe minion wave, only flow para dito sa side na season 1. Naka-clear lang another one. Si Coco, man, napakakunat talaga. Pakipansin. 15 ata yung items siya na nakalagay. Di ba? Tinan mo lang ginagawa niyo. Kanina pa siya dyan, mag-apon siya. Siya naging gwardya ng Season 1 champs. Coco atras sa bat. And there you go. Game number 3 goes for the side of Season 1. That's a clean 3-0. Ganda ng pinakita dito. At saka, ano talaga, malaking factor talaga yung early aggressiveness. Saka pagsisecure ng kill ni Haze on that Natalia. Tama. Pero of course, ayun o. Inaway-naway na ang bandera dito ni Kapitan Pain. Ano kaya ang masasabi ng poging wolf? Wala naman masyado. Joke lang. Ayaw. Nagulat ako. Ang dami, ang kunat, grabe. Pero pag tinisip mo nga naman, pangilang pick ba yung Uranus? Kasi traditionally, ang sagot lang sana is the Esmeralda. Oo. Wala kay Rio. Pero, napaisip pa ako, siguro kaya hindi to nag-work kasi kailangan ng katapat ni Uranus sa side lane mismo.